At ako si Johnson Marabal. Pinatrending ng netizen. Headline sa lagay ng panahon. Visayas. Sending niya sa Visayas. Sa Mindanao. Yes, sa mga notisya sa Kinamindanao. Ibabalita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa AV. Mga balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Isang 176 na sari-sari store ni imbestigahan ng Food and Drug Administration dahilan sa hindi otorisadong pagbebenta ng gamot. Siyampang sari-sari store na tuklasan namang nagbebenta ng mga peking gamot. Ang pagdating sa COVID-19 ayon sa Department of Health, pero Metro Manila mananatili sa Alert Level 2 hanggang sa katapusan ng Pebrero. Pito pang lugar, isa sa ilalim sa Alert Level 3. Mahigit 500 vaccination sites binuksan na sa buong bansa para sa pagbabakuna sa mga batang 5 to 11 years old. Halos 3 milyong senior citizens ang hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19 ayon kay Vince Dizon. CBCP maglalabas ng panuntunan o gabay para sa pagpili na magiging leader ng bansa. Pag-endorso ni El Shaddai leader brother Mike Velarde kay dating Senator Bongbong Marcos, pinalagan ni Bishop Pacani. Pamilya ng nawawalang negosyanteng si Jaime Faramil Jr., umapilang bilisan naman ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Dalawa pang suspect sa pagkawala ng negosyante, tinukoy din ang kapatid ng biktima. At sa ating showbiz spotlight, Maymay Entrata ay pinakilala ang kanyang Valentino sa Instagram. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, February 15, 2022. At siyempre po, kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Iniimbestigahan na ng Food and Drug Administration ang 185 sari-sari stores dahilan sa hindi otorisadong pagbebenta ng gamot. Ayon kay FDA Deputy Director General Oscar Gutierrez, 78 sa mga ito ang kumpirmadong nagbebenta ng gamot na labag naman sa Pharmacy Law at FDA Act, at 9 sa mga ito ay nagbebenta pa ng mga peking gamot. Itong nakaraan na buwan, yung mga drugstore po, wala po tayong nakita na confirmed na selling po na fake medicine po. Wala po. Dito lang po tayo nakita sa mga sari-sari store. Sa counterfeit law kasi, meron po yung penalty of imprisonment. Mere possession po of counterfeit drugs, 6 months to 1 day po ang imprisonment. Bubuo ng memorandum circular ang FDA at ang DILG para maglunsad ng kampanya ang mga LGUs laban sa mga nagbebenta ng peking gamot. Dahil LGUs din ang nagbibigay ng license to operate sa mga maliliit na tindahan. Nagbabala naman si Pangulong Duterte sa publiko na mag-ingat din sa pagbili ng gamot sa mga online, kasunod ng mga na-monitor din na paglabag sa pagbebenta ng gamot sa ilang online outlets. I am advising the Filipinos, lay off muna kayo dyan sa online. Maraming tulisan dyan. Ito yung, these are the crimes that should be patungan ang penalty. Dapat yan, must go to prison. Dito sa mga medisina, serious fraud ito. Kikipagpulong ang FDA sa mga online platforms
sa Biyernes para sa guidelines ng planong pagpayag sa e-pharmacies na magbenta ng mga gamot. Pinalawig hanggang sa katapusan ng Pebrero ang Alert Level 2 status sa Metro Manila. Nagdesisyon ng IATF na palawigin ang kasalukuyang Alert Level status dahil nananatili sa mahigit 7% ang positivity rate sa NCR na mas mataas sa itinakdang benchmark ng World Health Organization na 5%. Bukod sa NCR, mahigit 90 lugar din ang isinailalim sa Alert Level 2 mula February 16 hanggang 28. Habang 7 lugar naman sa bansa ang isinailalim sa Alert Level 3 hanggang sa katapusan ng Pebrero. Kabilang na dito ang Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras, Zamboanga City, Davao de Oro, Davao Occidental at South Cotabato. Sinabi naman sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epemaco Densing na magandang pagkakataon ang dalawang linggo pang Alert Level 2 para maihanda ang NCR sa posibleng pagbaba sa Alert Level 1 sa Marso. Ayon pa kay Densing, bagamat marami na ang bakunado at unti-unti na rin bumababa ang COVID cases sa NCR, hindi pa rin nakamit ang minimum requirement para ibaba sa Alert Level 1 ng NCR dahil 6% pa lamang na mga establishmento ang nakapag-apply ng kanilang safety seal. Sa susunod na dalawang linggo, yun po ang pagtatrabahuin natin na pag-increase up to 20% to 30%. Hindi ko lang alam kung ano magiging bagong panuntunan, pero yun po ang isa sa minimum requirements. In other words, bago ka mag-Alert Level 1, kailangan 70% of your A2 and A3 is kailangan nabakunahan na, which is nangyari na, at certain percentage ng ating safety seals. Tapos titingnan ngayon yung mga metrics. So pumasok na sa metrics, yung low risk, pumasok na dun sa A2 and A3, yung 70%, pero hindi po pumasok sa safety seals. Yun lang po ang naging kadahilanan. Yan po si DILG Undersecretary Epemaco Densing. Mula sa moderate risk, ibinaba na sa low risk ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ito'y dahil gumaganda na ang sitwasyon na sa karamihan ng lugar ng bansa, kabilang na ang 13 sa 17 rehiyon kasama na ang NCR. Bumaba na rin anya sa 74% ang growth rate na mga kaso mula noong February 1 hanggang 14, gayon din ang attack rate na nasa 5.26 na lamang mula sa 20.6 na naitala noong January 18 hanggang 31. Apat na rehiyon din ang natili sa moderate risk, kabilang na ang Davao Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas at Sok Sargen. So kung ano po ang nakikita natin sa NCR, halos nasasalamin po ang national COVID situation in terms of the cases na pababa po siya. We are able to manage our cases and our health system's capacity is very much prepared for any eventuality na kung magkaroon na naman ng sakasakaling pagtaas, makikita po natin ang laki po ng ating excess at ang baba po ng ating utilization rate. Si Health Secretary Francisco Duque. Samantala, umarangkada na ang pinalawak na pediatric COVID-19 vaccination sa mga 5 to 11 years old sa buong bansa. 482 na vaccination sites ang binuksan sa iba't ibang rehiyon habang may 84 na bakunahan sa Metro Manila. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., higit 100,000 bata na nasabing age group ang nabakunahan sa unang linggo ng pediatric vaccinations sa NCR at mga piling rehiyon at inaasahang tataas pa ito dahil sa nationwide rollout. Sa datos po ng gobyerno, 61.4 na milyong mga Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19 pero higit 9 milyon pa lamang sa mga ito ang may booster shot. Medyo mababa po, mabagal po yung ating boostering dahil kasi nakikita natin na parang ating mga kababayan ay parang kampante na sa 2 doses. Pero marami po nagsasabi ng mga expert na kailangan natin mag-boosters kasi after 3 months and 4 months, nag-away na po yung ating mga bakuna. Aminado naman si Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon, na may halos 3 milyong senior citizens pa
ang hindi bakunado at mataas pa rin ang vaccine hesitancy sa naturang sektor. It takes longer and it takes more effort to find them and to convince them to get vaccinated. Pero critical po ito, kaya ito po ang ginagawa nating pagsusuyod. Muli namang nananawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hindi pa bakunado na magpabakuna na at istriktong sundin ang minimum public health standards. Huwag nila pahirapan ang sarili nila balang araw, mga anak, and your neighbors of contaminating them pag tinamaan kayo. Kasi pag hindi, ako ang pupunta dyan sa inyo, ituturo ko yung bakuna sa tainga mo, pagpapadusutin ko doon sa kabila. Ayan ang dapat sa inyo. Magdemanda kayo, demanda, kasi yung ICC naghihintay ng marami pang anong sabihin. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatagdang maglabas ng panuntunan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa pagpili ng magiging susunod na leader ng ating bansa. Sinabi sa teleradyo ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP, dapat ilalabas ang pastoral letter noong General Assembly ng mga obispo pero hindi muna itinuloy dahil kailangan pang magkaroon ng masusing pag-aaral at konsultasyon para masiguro ng ilalabas na panuntunan ay mas magiging makabuluhan. Ang institusyon o simbahan ay hindi nag-iendorso ng kandidato dahil may karapatan pa rin ng mga botante na piliin ang kanilang iboboto batay na rin sa kanilang pamantayan at konsensya. Hindi dapat nag-iendorso ang simbahan, lalong-lalong yung Catholic Church. Kasi malinaw dito na kapag nag-endorso ka, nako-compromise mo din na yung isa ng simbahan because there may be a time na yung mga in-endorso mismo ay baka hindi rin faithful, committed sa mga advocacy, sa mga pagtuturo ng simbahan. Kaya ang talagang pinupuntuhan dito ng Katolikong Simbahan ay tulungan na lang yung mga botante na makapili sila ng mga karapat-dapat na mga kandidato. Samantala, maling-mali ang pagkaka-endorso ng El Shaddai leader na si Mike Velarde kay dating Senador Ferdinand Marcos o Bongbong Marcos. Ito ang tahas ang pinahayag sa teleradyo ng mismong spiritual advisor ng El Shaddai na si Bishop Emeritus Teodoro Bacani. Ayon kay Bacani, hindi tamang endorso sa pagkapangulo ang umano'y kandidatong gaya ni Marcos. Nilinaw ni Bacani na personal na basbas ang binigay ni Brother Mike at hindi ito galing sa buong El Shaddai dahil hindi naman anya kinonsulta ang mga elder ng Charismatic Movement kabilang na si Bishop Bacani. Wala rin silang command vote o hindi naobliga ang mga miyembrong bumoto para sa kandidatong sinusuportahan ng kanilang leader. Nauna nang nilinaw ni Brother Mike na bagamat ini-endorso niya ang tambalang Marcos Duterte, ibinibigay pa rin niya sa kanilang miyembro ang pinal na desisyon para pumili ng kanilang iboboto. Sa palagay ko, mali ang kanyang pag-endorso. It's downright wrong. Alam naman natin ang record nila. No? Hanggang ngayon ay hindi pa nag-apologize ang mga Marcos doon sa ginawang mga katiwalian noong nakaraan. Never again, Marcos. Except if he says, I am sorry for what my father did. And we will return whatever money has not yet been returned to the Philippine government and to the Philippines. Bishop. Si Bishop Teodoro Bacani, spiritual advisor ng El Shaddai. Dumalo si presidential aspirant at dating Senator Bongbong Marcos Jr. sa proclamation rally ng UNI team sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Bago po ito sa bumisita sa Cagayan Valley at binati si dating Senator Juan Ponce Enrile na dating defense minister ng kanyang ama. Ang kanyang birthday ay tamang-tama at bagay na bagay sa kanya dahil
ito ay araw ng mga puso na imbag ti panangkasangay, Manong Johnny Ponce Enrile. Si Senator Panfilo Lacson naman nagpunta sa political rally sa Davao de Oro at binigyang diin ang babala sa mga botante na huwag boboto ng magnanakaw. Kaya dapat pag-upo natin doon sa polling booth, isipin muna natin, magnanakawan kaya ako nito? Tapos medyo balikan natin, ano ba istorya nitong taong to? Kasi madali magsabi, pag nasa entablado, madali magsabi, galit ako sa magnanakaw, lipulin natin ang magnanakaw. Si Vice President Lenny Robredo tiniyak ang patuloy na tulong sa Philippine National Police nang makipag-usap kay PNP Chief Jonardo Carlos. Dumalo rin siya sa aktibidad ng mga artists na sumusuporta sa kanya. Yung power ng inyong pagka-artists and creatives, ibinubuhos ninyo para ipakita yung pagkakaisa. Na kahit saan man tayo, iba-iba yung ating pinanggalingan, handa tayong i-set aside yung pagkakaiba ng ating mga paniniwala para sa pagmamahal sa bayan. Si Calio Didi Guzman, inihayag ang suporta para gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Tingin ko, Father, magwawakas yung palaging sigalot, palaging kalmutan, palaging sigawan sa loob ng tahanan. Kapag binigyan natin ng laya yung mga mag-asawa, talagang pagkatapos ng mahabang effort ng komunidad, ng mga institusyon natin na pagbatiin o pagkasunduin, ay hindi magkasundo dahil wala nang love. Habang si Manila Mayor Isko Moreno nag-ikot sa Calbayog City sa Samar na malapit sa bayan ng kanyang ina sa Northern Samar. Ang Samar, ito, total nasa Samar tayo. Never pa, I think, correct me if I'm wrong, for the past 60 years, walang na-elect ditong national official. I mean, in the national level. Walang senador to. Walang vice president to. Wala pa kayong presidente. I think the last time was in 1950s. So, my point is, baka napapanahon naman na itong ating mga wari-wari na kababayan. Ha? Kahit anong kulay ng partido nila sa lokal, baka naman pwede niyong pagkaisahan yung anak ng waray. Si Senator Manny Pacquiao nanindigang tuloy ang kanyang kandidatura at nilinaw na hindi siya ang tinutukoy sa isang blind item na kandidatong may balak umanong umatras sa halalan. I am a fighter and walang atrasan ito. At hindi wala sa bukabukulari ko yung aatras para sa bayan. Kung hindi nga ako matras para sa sarili ko lamang, ano pa kaya yung para sa bayan? Para maipaglaban ko ang sambay ng Pilipino. Si Senator Manny Pacquiao. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Mga balitang Hume Headline. Makinig sa mga panayam. Dahil kalaang 5.6 GDP. Kinakalap ng mga patrol ng Pilipino mula Luzon. Ako po si Tony Velasquez. At ako si Johnson Marabal. Pinatrending ng netizen. Headline sa lagay ng panahon. Visayas. Pinatrending sa Visayas. Sa Mindanao. Yes, sa mga notisya sa Kinamindanao. Ibabalita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at subali na sa ABS-CBN News Viber Community. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Mas ni-level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang teleradyo.
sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang tele. Patuloy ang ating mga balita. Pinabibilisan ng pamilya ang investigasyon sa kaso po ng nawawalang negosyante na si Jaime Faramil Jr. Sinabi sa teleradyo ng kapatid ni Faramil na si Andrew Zano hanggang ngayon ay wala pa rin nakikipag-ugnayan sa kanila ng mga otoridad kaugnay sa kaso ng nawawala niyang kapatid. Maliban pa sa limang miyembro ng PNP Highway Patrol Group sa Calamba, Laguna na isinasangkot sa pagkawala ng negosyante na hindi pa rin tinuturo ng pangalan ng pamunuan ng SPG. Tinukoy din ni Sano na suspect ang isang William Dagutot at Ranilex Mendoza na civilian assets naman at striker na tinatawag ng PMPCIDG. Naniniwala ang pamilya ng biktima na si Tagutdot ang gumagamit ng account ng isang Irene de Guzman na katransaksyon sana ni Faramil na sa bibiling Mitsubishi Estrada. December 13, nang matagpuan sa Tayabas, Quezon, ang bangkay ng sales agent at kasama ni Faramil na si Rodrigo Dueña. Na January 3 naman, nang matagpuan sa Silang, Cavite, ang sasakyang ginamit ni Dueña at si Faramil bago ito nawala. Yung CIDG po ang sabi po sa amin, this week po, magpa-file na po sila ng ano, backup. Kaso? Ng kaso po. Pero hindi ko pa po ano kasi confidential daw po yung hihingi po sana kami sa inyo ng tulong mabilis-bilisan po or maano po ma itong ano na to. Pero ano kaugnayan ni William Dagutdot kay Irene de Guzman? Siya po yan. Marami po kasi ginagamit siya ng account. Okay. Oo, nagagamit siya ng Albert Olaire, nagagamit siya ng William ng ano Irene de Guzman. Oo. So, Andrew, lumalabas na maraming naging biktima na ang mga tao na ito. Ay, marami ka ba yan? Yun po si Andrew Sano, ang kapatid ng nawawalang negosyante na si Jaime Faramil Jr. Sa ibang mga balita naman, inalerto na Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangko at iba pang financial institutions laban sa tinatawag na dirty cash na posibleng gamitin para sa digital vote buying at vote selling habang papalapit po ang halalan. Sa advisory na AMLAC, itinuturing na red flag o kailangan bantayan ang malalaking transaksyon sa loob lamang ng maikling panahon, mga malalaking cash deposits at withdrawals at paggamit ng iba't ibang account para magpadala ng pondo. Maging ang mga hindi maipaliwanag na malaking cash deposits at withdrawals at mga transaksyong taliwas sa financial profile o yung deklaradong negosyo ng isang customer. Dapat din umanong tutukan ng mga bangko ang mga electronic o iba pang transaksyon ng kanilang mga customer at maghain ng suspicious transaction reports kung kinakailangan. Inilabas ng AMLAC ang advisory ilang araw matapos opisyal na umarangkada ang kampanya para sa national elections. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Mga balitang Hume Headline. Makinig sa mga panayam. Nakikala ang 5.6 GEV. Kinakalap ng mga patrol ng Pilipino mula Luzon. Ako po si Tony Velasquez. At ako si Johnson Marabat. Pinatrending ng netizen. Headline sa lagay ng panahon. Visayas. Sendinhi sa Visayas. Sa Mindanao. Yes, sa mga notisya sa Kinamindanao. Ibabalita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Sipag at
Tiyaga plus pagiging wise equals discarding walang kapares. Mas new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceniza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang teleradyo. Sa ating pagtutulungan bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit, sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya, bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko, Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa Nag-iisang. Hinimok ng Philippine Medical Association o PMA ang mga kandidato na mangampanya na lamang sa online sa halip na magsagawa ng mga malalaking pagtitipong para maiwasan ang posibleng super spreader events. Paliwanag ni PMA President Dr. Benito Atienza na kahit isa lang ang may sakit na COVID sa mga pamilya-kampanya, tiyak nakakalat ito dahil sa dami ng tao at siksikan. Mahirap din na niya ipatupad ang health protocol sa mga malalaking pagtitipon, kaya hindi rin matutukoy kung sino ang mga bakunado at hindi bakunado. Eh nakita po natin halos wala na pong distancing. Hindi naman po nag-check natin kung lahat po silang umatendo sa rally ay bakunado. Akala niya mamaya may mga lagnat niya. May maka-attend po dyan isang super spreader, may umubo dyan, kung may sakit, makapanghawa na siya. Samantala, nanawagan din si Health Secretary Francisco Duque sa mga kandidato na makipagtulungan sa LGU at PMP para matiyak ang pagpapatupad ng mga health protocols. So nananawagan ako sa lahat ng mga kandidato, makipag-ugnayan, magsagawa ng mga engineering controls. Ano ba ang halimbawa ng engineering control? Pagka sa isang rally, no, ay may mga entrance sila, halimbawa sa isang coliseum, no, dapat isa lang yung entry points, no, tapos hiwala yung exit points. Dapat may mga alcohol sanitizer dispensing units, ano. So ito ba yung mga halimbawa na makatutulong para maibsan ang super spreader event. Health Secretary Francisco Duque. Sa ibang mga balita naman, sinuspinde ng Senado ang arrest order laban sa tumatakbong kongresista ng ikalimang distrito ng Quezon City na si Rose Nonolin, na stockholder ng Formally at asawa ni Lin Wei Xiong na isa sa mga opisyal na nasabing kumpanya. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Richard Gordon, sinuspinde ng Senado ng 10 araw ang arrest order laban kay Lin dahil sa humanitarian reasons matapos pagbigyan ng hiling ng kanyang kampo na deferment dahil sa ilalim umano ito sa surgical procedure. Magugunitang hindi rin nakadalo si Lin sa pagdinig ng Senado noong January 27 matapos tamaan ng COVID-19 at gastrointestinal illness. Nauna nang ipinag-utos ng Senado ang pag-aresto kay Lin at apat na iba pang individual dahil po sa patuloy na pag-iisnab sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Formally. Spotlight. Good morning, Ms. Geniel Christian. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce. Sa ating show with Spotlight, bumuhos ang pagbati sa kapamilya star na si Maymay Entrata matapos niyang ipos ang larawan sa Instagram kasama ang isang lalaki. Masaya ang fans at mga kaibigan sa showbiz ni Maymay sa kanyang revelasyon na may caption pang Happy Birthday May Valentino. Wala pang ibang detalye si Maymay tungkol sa kanyang Valentino, pero dati na niyang sinabi na may nagpapasaya sa kanya sa labas ng showbiz. Walang kahit sino po sa showbiz na in relationship ako. Nabanggit ko naman na po ito sa isang magazine na may nagpapasaya sa akin. Opo,
Hanggang doon na lang. Alam mo, tama basta, talaga. Wala sa showbiz. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Kirshnan. Balik sa inyo, kabayan at Joyce. Kailan mo naman ipakikilala sa amin ang ano? Ayan. Kailan? Kinilig. Kailan? Very soon. Yun. Aming tatandaan yan, ha? Very soon, ha? Very soon. Maraming salamat, Miss Geniel. Very soon, Krishnan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Eh, ikaw, kailan mo ipakikilala? Wait ka lang, kabayan. Ha? Wait ka lang ng konti. Mainipin kami, ha? Wait lang. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! Mga balita at panayam na mahalaga sa inyo. Ano ba yung mga insidente in particular? Maghahanda sa pagharap nyo sa buong maghapon. Para mapalakas ang immunity sa sakit. Hatid ng Teleradyo Balita Weekend. Kasama sina Zen Hernandez. Sa ulo ng mga balita. At Christian Esquera. Para matiyak ang maayos at malinis na pagdaraos ng Halalan 2022. Tuwing Sabado at Linggo, alas 7 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Magkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapamilya, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinasman o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa iyo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan na marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sina Daddy Buenafe. Tumagami na rin yung mga nag-a-apply kasi ko, gusto na talagang bumalik sa normal. At Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwedeng itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang Teleradyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa hay buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating pag-uusapan. Kasama ang kaagapay sa pag-aalaga sa pamilya mo, Tita Winnie Cordero! Sabay tayong matuto kung paanong maging winner sa life! Tuwing Sabag alas 10 ng umaga sa Teleradyo! Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? What is? Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibang.
umabot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountain, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove, house mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 3, dito sa nag-iisang Teleradyo. Handang maghatid ng balita. Kapakipakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw, alayan lang tayo ngayon. Ha? Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo. Ano?